kapag ka po ito'y sinubukan nyo lutuin sa bahay, makakamura po kayo at sasabihin nyo, aba, mas masarap pala, hindi na po kayo order sa restaurant. Basta subukan nyo, hindi po ako mapapahiya sa inyo. Kung lulutuin natin, hiling ng isa sa inyo. So magpainit po tayo ng mantika sa isang kasirola at mag-isa na po tayo ng bawang. Pagkatapos ay samahan po natin ng luya. Pagkatapos ay isunod na po natin ang katamtamang laki ng sibuyas at lutuin po natin. Tsaka po natin ilalagay itong ating liyempo. Ito po'y isa't kalahating kilo ng liyempo na hiniwa ko po ng ganiriya. Siguro po'y mga 2 kagat kapag ka naluto. Ganyan lang. O ngayon, syempre matagal lumambot yan, di ba? Lagyan na po natin ng konting paminta. Tsaka po konting asin. O 2 tasang tubig. O kaya naman, mas marami pa. Palalambutin po muna natin ire. Kasama yung ating bawang, sibuyas at ating luya. Haluin po muna natin sandali. Iyon. Takpan po natin. Hayaan nating lumambot ang ating baboy. At tignan po natin pagkatapos po ng 15 minuto na wala na yung tubig. Malambot-lambot na po itong ating liyempo. Sige, hayaan po nating matuyo yung sabaw at matusta ng kaunti. Hindi ko na po tatakpan. Ganyan na lamang. Niluto ko pa po ng 10 minuto. Nakita nyo, wala na pong tubig at manti-mantika na. Para po sa akin, ayos na ire. Kung gusto niyo pong ituloy at talagang pumula ng matindi, kayo na po ang bahala. Pero titigil na po ako din eh. Ilalagay ko po itong ating oyster sauce. Ako po yung maglalagay ng 4 na kutsara ng oyster sauce. Sinimot ko muna ito ah. Meron po akong bago. 4 na kutsara po ng oyster sauce ang ilagay natin ah. 2 kutsara po ng sesame oil. Mag-ingat po kayo. Tumitilansik na. Halo lang po ng halo. Ilalagay ko na po itong ating tenga ng daga. Hiniwa ko po ng maninipis oh. Ibinabad ko po ng 10 minuto yung ating tenga ng daga sa maligamgam na tubig. Pero kung wala po kayo, nasa latay, ayos na. Pero hindi ko po itatapon ni Rhea yung ating pinagbabaran. Nandiyan po lasa. Lagyan po natin ang 2 kutsarang toyo. So, haluin po natin. Hayaan na po natin. Naku po, ang bango. Napakaganda pang tignan. Lalagay ko na po yung carrots. Yung carrots naman eh, pampakulay lamang. Kung wala po kayong carrots eh, ayos lang. At saka po ito, sandali nga. Tinanggal ko muna tubig nitong ating talong. Nakita nyo, yung ating pong talong eh, buhay na buhay ang kulay at hindi namumula kasi nga nilagyan natin ng lemon o kaya kalamansi. Para hindi po mangitim ang inyong talong, pagkahiwa nyo, lagyan nyo po ang tubig ng konting kalamansi o kaya naman ni suka o kaya naman po lemon juice. Haluin po muna natin. Nako! Ang gandang tignan. Ayos na ayos to sa pananghalian natin o kaya naman eh, hapunan no? Maraming makakain dahil marami po yung ating talong na inilagay. Malaki po yung jumbo po yung talong na inilagay ko eh. Lalagay ko na po itong ating sabaw, oh. Itong ating pinagbabaran ng tenga ng daga. Takpan po natin at hayaan nating maluto yung gulay. Pagkatapos po ng 4 na minuto, o tingnan nyo, malambot na po yung ating talong, luto na. Ganda pa ng kulay. Lagyan na po natin ng pampalapot. Ito po ay 1 kutsarang cornstarch. Lagyan ko na ang 1/2 tasa ng tubig para lumapot po yung sabaw. Tikman nyo na. Kinakailangan yan eh, alat tamis ang lasa nitong ating niluluto. Bago nyo po patayin eh, lagyan natin ng sibuyas na mura para maganda yung kulay. Patayin nyo na po yung apoy. Apluto na yan. Nako po. Bango. Sarap eh. Tapos. Huwag nyo na pong orderin sa restaurant. Lutuin nyo na lang sa bahay at kukunti lang naman ang mga rikado nitong ulam na ibinahagi ko sa inyo. Simpleng-simple eh. Mas masarap pa kasi kayo nagluto. Ayos? O ano, nagustuhan nyo po ba? At kadalasan naman po eh, sa inyo ko kumukuha ng idea kung ano lulutuin. Katulad ni Rey. Naman po sa hindi nakakagusto eh, hayaan nyo. Uulitin po natin sa susunod at umasa tayo magkakaige. O hanggang sa susunod po muli, si Ron Bilaro.